Heavyweight Championship of the World. Ako po ang magsusunod nito. The future, makita niyo pag-aawayan namin to. Ngayon, na faceless, they go for once again, Natsu's comfort pick. The Crystal Maiden, nakita naman natin kung gano'n siya magaling, no? Kabisado mo talga yung hero. Tsaka ako rin, actually, mahilig din ako sa Crystal Maiden. Yung support kasi laro ko eh. Mm. Kumbaga, support ka lang, tapos pag nag-assist ka, laughs pa ng dinadamage mo sa kalaban. Oo. No? Buff din kasi, no? Ang kanya ka ultimates. Oo, maganda yan. May buffs ka agad siya na aura. So ngayon, Fnatic, it's their Reserve turn time. To pick. Will they pick another core here? Like they did Luna kanina. Yan. Siguro magluluna sila ngayon. Luna, they have been picking the Luna to great effect lately, but usually may kasamang Abaddon yung Luna nila. Which doctor ang kanila pipiliin? So this is the Febi hero. Very clearly the Febi hero ang ibibigay nila para sa Fnatic. And rather than pick a core this time, uunahin nila ang kanilang support staff. So interesting na pick. Ito I think tamang galaw for Fnatic eh, no? Kasi kanina parang they sort of they drafted themselves in the corner. Eh. Nalinunan nila yung core nila, so easy kinuha ng faceless yung Bristlebacken yung Treant Protector after seeing Earth Spirit plus core na hero. So now at least bibigyan nila yung sarili nila na pwede silang kumuha ng something like a Silver Edge na hero. Mukhang sobrang hirap pa patayin itong Abaddon. Pero isang naiisip ko kanina yung Juggernaut ni Miracle eh. Pwede rin, oo. Pero ayun na nga, naban na nga siya ng faceless ngayon dito. And Fnatic in the meantime, they will ban out ito namang Slark. Slark and Abaddon, annoying in a teamfight. And at the same time, silang dalawa, very very good mag-solo sila lang, kahit sila lang. And then pag pinag-combine mo pa, talagang hindi na mamamatay. Ito pa isang maganda sa Abaddon sa kayong Terrorblade. Yung early push talaga nila, dun talaga nag-ano. Right, tama yun. So, dito po tayo ngayon. Game 2 po, ha, by the way. Ha, game 2 po tayo, Adonai 2020. We are one game ahead po ang Faceless. If Faceless win this, they will advance sa upper bracket. Fnatic will be knocked back down sa lower bracket. Where they will face Mineski and MVP Revolution. So, nandun na po, naghihintay na po ang MVP Revolution, natalo po sila nung Sunday. So now, Faceless taking their time. They will go for a Kunkka pick here. And this will be a Kunkka support. Turn to pick. Ganda na pangalan niya. Butang ina WX. Oh, kuya, may kalabang ka. But now, Fnatic, they pick up Spectre yet again. Pero hindi natin alam if this is still QO. Ito medyo okay ngayon dito kasi pwede nilang mapatay itong Kunkka sa kayong Crystal Maiden. Mabilis. Tapos pwede nilang ikot-ikutan na lang muna yung Abaddon. Hindi siya katulad ng Bristleback. Pag ikot-ikutan mo yung Bristleback, okay lang. Kasi yung Quill Spray niya, tatamakan ka naman talaga. So now, they're going to tax the Abaddon's ability to protect single hero. Dodge away from the melee strikes. And titignan natin, yung Curse of Avernus na yun, talagang makaterin. Ano siya eh, parang hindi mo siya mapapansing Makati. Oo, basta normal siya, bumibilis din eh. No? Oo, bumibilis din. Tsaka lahat. Lahat ng tao bumibilis din. Aura. Against you. Ma-aura. 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 Ma-aura itong ano. Ano po standing ng mga teams? We are round 1 po nila ito na laban sa Epicenter SEA. Ang panalo po dito, I think may kalaban nila. Yung mananalo sa TNC versus Clutch mamaya namang gabi. Right. Oo. So, ito po ang mangyayari dito. I believe it's 8 teams eh. 8 na teams invited for Epicenter SEA. Ember Spirit will be picked up. This will be Jabs' hero. Ember Spirit is a Jabs hero. Mm-hmm. We've seen him use this during Kiev, during the qualifiers. So, right now, medyo delikado, peligroso ang buhay ngayon. Nito Witch Doctor and nila the yung Darkseer Ohio. I like this Darkseer pick here, but unsure kung paano, how they're going to deal with the Ember Spirit. Pero itong Darkseer saka Earth Spirit combo nila, Fnatic, may Mushi pa sila nun. Talagang maganda naman yung nagiging galawan ng dalawa na to sa duo offlane, si DJ sa si Ohio. They're able to set up
a lot of iron shell na damage. Iron shell sabay gulong. And then pagdating din ng level 6, yung magnetize minsan kinukuha niya, pinapriority pick niya ng level 6 just because pwede siyang gumulong into the magnetize agad. Fanatics agad. Turn to malaka, back. Ano na, patong-patong na yung damage nun. But I guess so far meron naman sila mga gandang targets eh. The Earth Spirit at the very least pwede niyang i-keep down yung Ember Spirit sa mid. Dahil meron siyang stun, meron siyang silence. The Flame Guard obviously will be very tricky to deal good with. Good band dito yung back. Oo. Kasi para ma-silence nila tong Ember. Konti lang din kasi lockdown na itong magiging base test. X, Bite, saka yung talagang ano lang. Wala silang initial na ma-stun. Once again, the Fanatics Tiny will be banned out. So Faceless, they have their pick of a Black Hero. They can go full farming dito. Might not be a terrible idea, but if they do that, Anti-mage. Fanatic ko, oh, pero mukhang ano. It's not the worst idea. 10 seconds remaining. Mid hero pwede ang hanapin nila. So Storm, against the Ember Spirit. TA. Sport, TA actually. Iniisip ko TA. Pwede sila mag TA dito just for the okay matchup against the Ember Spirit. Pero medyo ahead pa rin ng ano eh, ang Ember Spirit sa ganung laban. Oo, eh. Talaga nababurn lang din yung refraction niya pag nag-flame guard tong si kailangan, Ember Spirit. Kailangan maging sobrang aggressive mo na TA para manalo sa Ember Spirit sa lane. Eh. Pero may Earth Spirit naman sila na pwede mag-rotate. Yun lang, oo. So kailangan nilang i-double team itong Ember Spirit if they want to go the TA. Pero ultimately parang hindi ako masyadong convinced. You're right, wala silang lockdown. So maybe they want a lockdown hero. OD is still in the pool. Yun, isa pang QO hero. And also a miracle hero. Oh. Also a miracle hero, yung OD. Pwede nilang gawin yun that way. Marami silang team fight spells. Yung OD, yung hammer, pwede niyang ibagsak. It, but it will be Invoker instead. Dire team pick. Good choice pa rin, Invoker versus Ember Spirit. At least yung Invoker, hindi siya masyadong madedehado. Pagdating naman sa roaming potential, the Kunkka and the Earth Spirit, I would give the advantage of the Earth Spirit. So the Invoker will have a lot remaining of support sa mid lane if they want to go for kills. Nag-invoker din si Kyo. 5 seconds. Oo, magaling din yan. Magaling na, oo. Pero dati, medyo ano eh. Oh, MP pa rin. MP pa rin eh. Nakakatawa pa rin yung Invoker niya dati. Hindi pa siya ganun kagaling. But so far, nag-practice siya. Umasok siya sa silid ng panahon. Sa capsule. Oo. Time capsule. Time capsule. At nag-ensayo siya ensayo doon. And Faceless now, will they go for a farming Black Hero? Will they go for an aggressive Black Hero? 10 seconds remaining. We have yet to see. Anti-Mage. It is Anti-Mage. So, yun. We called it kanina. It will be Anti-Mage. And so, Faceless now, the game plan is clear. They're going to go for a 4-Protect-1 strategy. Yung Ember Spirit, pagdating ng mga level 8, maghahanap na siya ng kills. The Abaddon will support him na lang. The Kunkka will set up the kills together with the Crystal Maiden. And silang apat ang maghahanap ng laban all around the map while yung Anti-Mage nagpapalakas. Miracle on ano? Invoker. It's Miracle Invoker. Pero pwede Kyo rin mag-sup yan. After pick, siguro. Nakita natin yun kahapon. Kahapon. Mga swapper pang boys. Ano lang, pang psycho sa mga kalaban. Oo. So, titignan natin. Sir Pao, anong oras laro ng TNC? Kimmy Boy, that's 6 p.m. Well, depende. Siyempre, 10 seconds remaining. Kung mag-over to ng oras, di ba? But I believe it is for 6 p.m. 5 seconds remaining. Kurai, ano po selection of first 10 kills? I believe A is Fanatic, B is Faceless. Okay, get ready for... Nako. Sa mga kalupon natin yan, tingnan nyo na yung ano, post ni Kuya Nick sa lupon. Just woke medyo kakaiba. Woke up like this. Woke up like this, you know. Hello, you. Where are you? Where are you? But ngayon, Faceless. I like it. I actually like their draft. But for Fanatics side naman. Gusto ko, actually, okay lang sa akin yung draft ng Fanatic. Eh. Yung question mark ko lang dyan is, Febi, Witch Doctor, medyo mahihirapan yung buhay niya. Para ma-contain itong Ember Spirit. At of course, yung Anti-Mage pwedeng pumasok lang at the very last moment. So, yun yung mga question mark ko. And then of course, si Miracle, hindi ako sure gano'n siya kagaling na Invoker.
Hindi natin alam kung Invoker Lords ba siya. But nako, Fnatic immediately going for the 5-person smoke. Prepare for battle. As Febby, I'm sorry, DJ will teleport to the shrine sa taas. So let's run down the teams right now. Fnatic, QO will be, but nako, hold the phone. Mukhang sa Portal Combat na. DJ, merong yeah, no? Iron Shell. Tita mo yun, sobrang laking damage. So Portal Combat, anyway, Fnatic, Radiant side, QO on the Spectre. Miracle will be bringing out the Invoker. DJ on the Earth Spirit, as nakita nyo. Febby on that Witch Doctor, and Ohio on the Darkseer. While on Faceless naman, si Nats sa kanyang signature hero na CM. Black sa kanya ding signature hero na AM. Jabs on Ember Spirit. Ice on Abaddon, and XY sa kanyang Kunkka. 30 seconds to dito mo naman yung basher ni ano diyan ni magkabilaan magkaiba stylish kumbaga mas stylish. Mayaman yung isang ano mas mayaman yung isang kamay oh. Isang kamay oh ano guilt of the survivor guilt of bet lord siguro yan bet lord bet na bet lord bet lord pero ibang klase tignan no di ba mo anime. And balik po tayo sa ating ball game. Pero ito ah, hindi na talaga si Miracle nila. Oo. Hindi na si hindi na napapalit-palit. Hindi na si QO. So far, Fnatic showing that they can mix it up, and by mix it up, I mean by not mixing it up, by making sure na yun na talaga ang kanilang game plan. One thing na isa pa ang kailangan nating mapuna rito is that mahirap habulin. Ito ang anti-mage pagdating ng panahon. Siguro yung reliable lang nila na stun is the cold snap. Yun lang. Yung kay DJ din. Yung kay DJ, I suppose. Pero mamaya-maya kasi hindi na papasok ng laban si Black na nga. Yan lang. Mamaya-maya na. Ohio, no more mana and three heroes pero on the side. Pero but ito ko, the turnaround is there. At the very least, Ohio, not backing down without a fight. And he has two iron shells. Nagulat sila dun. Oo. Nagulat sila dun. Oh, plain talaga Darkshear. Isa ka agad sa crypt, saka isa sa'yo. Once na i-commit ka nila ang patayin, pwede mo mag-turn around. Pero ito sa baba. Ice naman. Siya naman ngayon ang walang mana. He will be slowed. And he will be body blocked. Applying the slows at the same time. But he takes a detour. But one more right click and he goes down. Quick two kills now, Fnatic. Leading very, very early here in the game as they pick up two back-to-back kills across the map. Mm. Ito ha, masaya na naman yung mga nag-first time kill sa Fnatic. baka ma-unshami na naman. Si Harvey Dale from Saudi Arabia, pare, magandang hapon sa'yo or whatever time it is there. Nandiyan din yung best friend ko sa Dubai. Eh. Pero sa bet, teka, tatanungin ko si Alo. Alo, sarado na ba daw yung bet? Oo, sarado na. Kanina pa yung bet natin eh. Oo, sarado na raw. Actually, sa totoo lang, mga kalupon, hindi ko po alam yung betting natin eh. Ako ay isang hamak na empleyado lamang at hindi po ako marunong sumugal. Charot. Pero totoo po yun, hindi ko po alam kung paano yung ginagamit yung bakit hinaanda yung game sounds. Hinaanda, opo. Your wish is our command. Ihinaan natin siya. But at the same time, ha, kung titignan nyo, itong team na to, Fnatic, will now get body blocked on their end na naman. XY trying to make something happen, but the tower will help Miracle repel this gank by Jabs. And XY on the Kunkka. Surprisingly, Jabs is leading in terms of last hits by a decent margin. Hindi rin biro ang kanyang lead dito. But that's okay. You are the Invoker after all. Kailangan mo lang makakuha ng Midas at a reasonable amount of time para makabalik sa laro. Ayun na nga. Okay na yung sounds natin, ha? Okay. Okay na daw. Okay na daw yung sounds natin dito, guys. Pero let us know lang kapag meron pa kayong gustong makita, malaman, may order ba kayo? Magkakas po ba mamaya si Kuya Nick? Oh, mamaya magkakas si Kuya Nick na... ENC versus Clutch. Yun. Epicenter din yun. Epicenter din. Ito na ngayon. Uy! The stun will be here. The dodges. The silence. But now he will be using ang kanyang shield but it will not be enough. He goes down once again. Ito. Yeah. Tama na ngayon ng laning stage ng Fnatic. Ito na yung mga gusto talaga nilang laning stage ngayon na nakaka-farm si
QO sa kanyang Spectre at saka the same time nakakapatay. Nagko-convert yung aggression ni DJ. Pero nakita natin, iba pa rin talaga. Hindi nakatulad yung DJ of last pero season. Pero ito yung mid. Ako, they set it up perfectly. Pero oy, ganda rin. The three-person tornado is there, but Jabs, he will get stand up. But it will not be enough. Tatlo pa rin yun. And ang damage na magagaling lang ay galing sa isang hamak na Witch Doctor. Both teams are showing some play there. Using the chains, the searing change to set up itong Kungka na Torrent. Pwede yun, pwede. Maganda yung maganda yung combo na yun. Pwede natin makita sa ibang pubs yun. Oo, makikita natin yun. Oo. Soon, oo, DM. Mas madali yun eh. Mas madaling patamahin talaga yun eh. Una, iuuna mo yung Torrent ng paunti. Tapos i-searing chains in place. Pwede rin, oo. Diba? Pwede yun ah. Pwede manakaw yun. Pero ito ngayon, isasharing ganiman natin. Dito sa bot lane, nagamit na ang photic shield but hold the phone. Actually, iba yung idea ni Mamang Cameraman. But in the mid lane, mahahanap nila. Faceless will find the kill on DJ, overextending. Trying to go for an aggressive pickoff on Jabs but finds himself dead. And once again, kanina leading ng kills. But now, 3-2, Faceless, nakahabol na sila somewhat. Yung difference lang ngayon si Kyo, he's in a much better spot as compared to kanina. Pwede po ba magpabati dito? Pwede. Lister. Hindi, pwede magpabati dito pero binabati kita. Yun na yun. Hindi pwede actually, pero babatiin ka namin. May nagtatanong anong team ni Demon. Pare, umalis na ho siya ng DC. So, I think that was yesterday. The team si Forev na pumalit sa kanya. Forev is now playing on DC. Kalungkutan, they lost their first match as a roster. Official yun lang. Medyo Thunderbirds ang kalaban nila. Siguro isa. Ay, infamous. Infamous. Kumbaga isa. Pero ito, si Isa. Ay, Mortal Kombat. Si Nuts pala to. Madaya yung pangalan talaga ni Nuts eh. Nuts.ice. Ginawa niya yung sponsor si Ice. Oo nga. Pero yun niya, yung sa DC, medyo ano pa yun. Siguro pagdating ni Forev, nagko-koreano pa siya eh. Di talaga sila magkakaintindihan. Tsaka siyempre, baka sandali pa lang silang nagpa-practice together eh. Ito na naman! They drop the Maledict. I like this ability here. Ang para lang maano, ma-break nila. Hindi na de-debuffs nung Apollo Shield. Lumulusot eh. Tsaka ibabagsak nila after. Babagsak nila after. So pagkatapos nun, he will go down to that. But Faceless, they're going to go for an aggressive alam ni Miracle. They go for the tornado. Nawala yung ace. Nawala dito. They will run out of mana. But Jabs! Ang gandang juke nun. But he will get right click. So far, worthy trade for Fnatic. Nuts, hinahabol dito. DJ versus the Crystal Maiden. Once again, round 2. Ito, the cold snap will be dropped. The stun will land as well. Body block, bago makuha. Naku, the shrine is here. You gotta get out. Torrent. At ayun na nga. Mukhang si DJ ang si DJ pa ang babagsak dito, mga kaibigan. And he goes down, definitely. Ito naman, Ice. Does he have the level 6? Walang level 6! Level 6, Ice. Suki. And the cask prevents him from putting up the aphotic shield. Dito naman sa likod, Jabs, picking up a kill. QO is down now. Nagahabol sila rito. And it will be a chase over. And at the end of it all, 7-5 with Fnatic getting the better of the exchange in terms of kills. But the slight, very, very slight gold. Kawawa. Yung kumbaga si Abaddon, medyo sadness ngayon. Di talaga, wala pa siyang level 6 ngayon. Pero ito dapat talaga gawin ng Fnatic dito. Habang hindi level 6, talagang patayin dapat nila to. Sabi ni Ishii, si Forev mag 9k na din. Wow. Hindi, mali po ako, hindi po Thunder Lords yung tumalo ng DC. Infamous. Po, kahapon ng umaga. Which I believe was casted by Ma'am Ishii. Ako, dito na naman. Baby, killing spree na. And it looks like the Witch Doctor pick is paying off, at least in the early stages. Yun nga, kinuha nila yung Witch Doctor para talaga ma-counter itong lane ng Abaddon. Dahil pwede siya magbagsak ng Maledict. However, as the game will go on, hindi ako sure if it's going to be enough
to be the lockdown na kailangan nila to keep Jabs from running away and dictating all of these team fights. Dahil mamaya-maya talagang hindi nila malalockdown to. Walang lockdown eh, no? Oh. Doon sila magkukulang mamaya. Pero malayo natin yung wombo combo naman ng Fnatic ang tumama dito. Hindi. Maledict level 3. Cannot be dispelled. So that's the reason. Oh, ayun yung rason kung bakit yan ang pinili nila against sa Oo, oh, konting skill lang yung mga hindi na-dispelled talaga eh. Oo. Oh, oh. Yan pangalang alam ko ata eh. Kung mga hindi na-dispelled. Oh. Ah, yung repel. Hindi na pala. Guys, ah, ang A po natin, Fnatic, B is for this faceless team. And once again, magbabagsak. But they don't have the damage to take advantage. Uy. They will use QO's ultimate ability, the Haunt, but nothing will come out of it. And at the end of it, wala. Oh. No one died. Rotation ni Jabs is failed. Oh. Yun naman maganda. Makapag-farm ngayon dito si QO sa kanyang Spectre. Nag-shine siya dito. So, Fnatic, much better position for them now than kanina. However, the farm is still... It's still with this faceless team, guys, ha? 4K ang net worth lead netong ni Black, and he hasn't died yet. So, kahit na makikita natin na better in terms of hindi namamatay ng todo ang Fnatic, you have to think pa rin. Yung win condition ng faceless, hindi katulad nung game 1. Hindi nila ipapanalo to ng mid-game. Okay lang na maghanap sila ng apat na 4-on-4 na fight palagi. 40 minutes siguro up to. Mga 50 minutes pa nga ito. Nako. Ibig sabihin nun, panglagnatan na laro. Nako, lalagnatin na tayo na ito. Okay. Pero ito ha, late game. Spectre or Anti-Mage? Magiging tanungan mamaya dyan. Yan ang magiging tanong. At the very least, yung Fnatic ang nagpapalikod sa kanyang Spectre naman ay Invoker. So late game, hindi lang Spectre ang tanong. Late game, Invoker as well. Pero ito na, late game member din to. Pero ito, mag-obis sila sa top. Uy, dalawang searing game. Nandito, magbabagsak siya agad. The stun, the silence, will it be landed? No, he will dodge away and Ohio will go down. Ice, speaking of a kill, Jabs, hindi pa siya tapos. Nandito na, QO and company, but ang barko ay babagsak. It will crush DJ. And now, Jabs and company, they have to escape, but nandito ho. Miracle with the right clicks. Masasta nila, XY, but they don't have what it takes to go for the chase. Or do they? QO will be going forward. Decidido siya rito, he will eat anaphotic to the face, and he will be sent back, but ayun na, the secure by the tornado. At makuha din nila ang Seer Top Tower dito. Ayun, sa baba, nagka-farm doon si Black. Oo nga, nandito na, nakapush na. He's all the way up sa Tier 2 dito sa baba, but finally, babalik siya doon after nakita niya ang teleport netong ni Ohio. So far, first 10 kills for Game 2 will belong to Fnatic. So, Fnatic po ay A, faceless po ay B. Tis mine. Ito na po si Alo, making sure na nakikita nyo dyan. Walang preview pag may nag-sub. Hindi ko lang alam. Ayan. Iba yung gamit natin ngayon eh. Okay, iba yung gamit daw natin. Balik po tayo sa ating ball game. Net worth pa rin, leading pa rin po. Etong si Black. And right behind him, etong Ember Spirit courtesy of Jabs. So, Miracle and company, kailangan lang maghabol. Item check lang po natin. Miracle. Dalawang Null Talisman, Badman build for QO sa kanyang Spectre. So wala pang item na nabubuo. Meanwhile, dito naman kay Jabs, already completed ang kanyang Veil. So malaking damage na rin. Especially pag tungtong niya ng level 10. Which should be very very soon. Pagdating naman po sa ating net worth. Slight lead for Fnatic because of their... last few pick-offs, but economically speaking, the farm is still very efficient for this faceless naman natin. Dang hapon po sa lahat ng nanonood. Kuya Pao, nasan po si Kuya Nick? Si Kuya Nick po nasa Cavite. Mamaya siya yung magkakas ng TLC versus Clutch. Hintayin nyo lang, mga 6 PM or after this game. After this game, break lang ng konti. They find Ice. Babagsak niya ang kanyang... ultimate ability, the borrowed time, but there's 4 from the side of Fnatic. Mukhang nalasing po ang ating cameraman.
and he will be following the butt of the Witch Doctor. But mabagsak na Febby. Once again, value, sobrang value ng kanyang malidik. Parang alam ng cameraman natin kung sino makakapatay dun, ha? Oo. Pinakita niya agad si Febby, ha? Hindi pala lasing. Drunken master lang. Akala mo lang lasing, pero style niya lang pala yun. And, kayo na daw mag-cast ng TNC. Pare, meron pa kaming ibang gagawin. Si Kuya Nick, magka-cast yun. Si Kuya Nick, oo. Sigurado sure si yan, sure na raw. Sure na yan. Oh, kapag hindi pa naging sure yun, eh, wala akong magagawa. Wala tayong magagawa. Yun easy. Lang. Easy lang tayo. Easy lang. Nako, the haunt will be used dito sa baba. Black already picking up the kill of the game. But Febby with a return kill and QO will clean up on the exit. Maganda pinapakita ni Febby dito. Oo. Talagang yung skeptical pa ako eh. Skeptical ako doon sa Witch Doctor. Oo, but, kanina, no? Oo, but at the same time, iba rin talaga kapag ano, bihasa. Biyasang-biyasa ka sa hero, alam mo kung paano ma-overcome yung mga shortcomings ng hero na yon. And so, 2-for-1 exchange. Black going down. Very important na kill para sa kanya. But as it stands, naku, the stun! Landing perfectly! They land the imp. The stun once again is there. Pero ito, hindi pa sila tapos. Si Jabs, babagsakan ng magnetize. All of the DOT! Ang ganda ng layering ng kanilang mga crowd control abilities doon. Grabe connections ng ano? Perfectly timed. Oo, parang hindi PLDT yun ah. Oo. Maganda yung connection eh. Sorry po, PLDT. Sila po ang nagbibigay sa amin ng lakas sa aming internet. Joke lang po yun. Bubble gang lang po. Relax lang po kayo dyan. Oh, pero ito ah. Completed Battle Fury for Black. Fury na si ano? Black. This is so big. But now, the rest of Fnatic, they will look. They are going to find him. Nako! Mali, ahabulin nila doon. Babagsak nila. He sidesteps it. But the silence is there and he will go down. DJ Dota. Wala kang kawala. Walang kawala. Yan na nga. Ano yun, no? Parang zoning. Dito niya nilagay para matamaan siya ni QO. Mamarkahan siya. And at the end of it, they pick up Black's anti-mage. But they did have to commit a lot of people para doon. But ito na naman. Just like that, the Maledict is here. Kahit ano pang gagawin mo. And now, Jabs is certainly going to die. Grabe mga rotation ni DJ dito ah. Parang gustong-gusto talaga niya manalo talaga ngayon. Oo, and yun din. Wala ring 3-hand protector to stop him from doing this sort of play. And DJ has been called Dota Jesus by Nahas, by the international community for this exact reason. Yung aggressiveness niya. Ohio, babagsakan ng Sulpicio. And Black instantly taking him out of the fight with a quick mana void. They get one quick kill there. And that means Fnatic, they have to reset on their side of the river. Ito naman, Faceless. Going to go into their to safety of their jungle para maghanap ng farm. Ito ah, mabilis yung naging Fury ni Black pero nadalawan siya kagad na patay doon. Siguro kailangan talaga niya muna mag-farm dito. Mag-secure muna siya ng more item dito like ayan, threads or manta. Kailangan niya. Yung mga parang, stats item no para mabuhay muna siya. Mabuhay siya. Kasi grabe yung silence ng ano eh, Earth Spirit eh. Lalagay mo lang bato sa likod. Siguradong silence ka na eh. Kaya kailangan niya dito na manta. Pero ito, mukhang magagank na naman siya dito. Nag-blink in pa siya. Blank. He has used his blink and they will drop the EMP. It will connect and he will die here. Miracle with the mega kill streak. He has been in 3 of the last 4 engagements against Black dito. Magbabagsak si Febby but naku, he gives up the kill streak. And 508 gold going the way of Nats. Ang laki nun para sa isang support. Ito na nga. At siya ay rekta lang nakapag-earn dito. Back siya agad eh. No? Takot siyang mahontan. But nagamit na huwag. Kumbaga nakakita ka ng wallet, pinulot mo na lang. Daming laman. Pwede na yan. Rekta sa rekto. Agad-agad. Nakapulot, nakakupit ng pitaka itong Crystal Maiden. Pero, now back in the mid lane naman pa ngayon. Nakuha naman nila si Black. Yun ang ano doon. So worth it. Worth it pa rin na trade. Mas malaki yung nakuha nilang gold galing kay Febby but at the end of the day they stop Black from farming and ang net worth lead natin ngayon nag-takeover na ang mga core
ng Fnatic. Laglag na po ba ang Fnatic if ever matalo sila? Hindi ba? Hindi pa. Hindi pa. May lower bracket pa tayo. Ah. May lower bracket pa po. Yes, tapos na po yung ano, betting natin for this game as I'm being told. So sa next game na lang po kayo, magdasal na lang po kayo na may next game dahil leading po ang Faceless. So if they lose this to Fnatic, we will be going to a game 3, but now Fnatic, they're going to go for the aggressive smoke. They get the two-person tornado and the EMP will connect on Knots. Knots now will die. Miracle with a double kill and Miracle has taken over this game. Grabe ang ano, sad base. Naiyak pa ang ating ano. Naiyak pa, kalungkutan. Grabe itong ano natin ah. Ma-fan art. Ma-fan art itong cameraman natin, si Lysander. Siya pa yung nalungkot, siya pa yung nalungkot ah. Mukhang fanboy ito ng ano, ng Faceless ah. I mean, top 10 anime sa Disblitz din naman talaga yung nangyari dun sa kay Nuts dun. Na-trap siya dun sa taas, na-EMP pa. And at the end of it, Miracle now, 8,402 net worth. Kahit na nakahabol itong anti-mage na merong Battle Fury. Actually, item check lang ho tayo sandali. Abaddon has completed ang kanyang Midas. Meanwhile, sa side naman ng Fnatic, si QO malapit ng mag-radiance. Grabe itong X-Pol 18 na to, di mo. Kuya Alo, ang galing ni Kuya Pao mag-cast. Yung sinasabi niya, oh, pera lang. Thank you nako, Sulpicio, bumagsak ulit. And now, Febby in trouble, but he will be saved. They get the vacuum back on Black. Black trying to escape, but the rest of his team jumps with the triple kill. What was that? Saan galing yun? And now, Faceless, what looked like a great initiation for Fnatic, suddenly everything lines up. And Faceless wipe the floor with Fnatic. Grabe, they engage on the shrine. Oo, saka yung Remnant Inn na tatlo with the base at yung talent tree. The blast damage, the spell amp, the Veil of Discord, the triple Remnant into the Sleight of Fist. Lahat tumama, pati Loren. Grabe. Diyos ko, wasak talaga. Nakita ko na yun eh. Alam mo saan ko nakita yung video na yun? Pornhub. Doon ko nakita yun eh, rape scene. Grabe yung nangyari dun ah. Ito 20 na kills now, Fnatic pa rin ang nagli-lead, pero with that engagement, Faceless now take over in gold. Behold, ito na nga yung kaninang may nag-chat. Kuya Lo, ang galing ni Kuya Pao mag-cast. Yung mga sinasabi niya talagang may sense. Props. At sa'yo din, ang sipag mo. Wow! Si Pao magaling, ako masipag lang. Boy, magkakasakit na ako dito. Parang yung tinatanong ngayon. Eh, kamusta yung boyfriend mo? Gwapo ba? Ah, mabait. Grabe kayo ah. Putragis. Pero maraming nag-go ano dyan. Hindi lang si Jobsing kasi nag-set nung away na yun eh. No? Pati yung pagbagsak nung barko. Barko. Lahat tumama eh. Kung baga, binarko ka na, pumasok na apoy. Ko, and at the end of the day, lumaban din sila sa shrine area. Eh, no? So they had all of the sustain to make that happen. Okay, magkano naman Fnatic. Sila. The killing squad nila dito. Ice, walang mana. Pero he kahit, will get vacuum din. Pero kahit ubusin mo yung mana niya, mag-trigger pa rin ang kanyang baro type dito. Na, he will be stunned into place and he will die. Pero every time they do this, apat ang kanilang ikinokomit. And now QO naman ngayon, the Sulpicio boat, and he is down. Yun lang, masakit yun para sa Fnatic. Ang saklap din tignan eh, no? Kasi makikita mo, malayo pa lang yung barko eh. Oo. Papalapit sa'yo, tapos alam mong sure ka na X marks ka na eh. No, kumbaga, kakanta ka na lang eh. Heeper, where walang niya. Titanic! Alright, shoutout sa Abu Dhabi kay Nikki and Elaine. Magandang hapon sa inyo. Oh. I hope you're enjoying. Ito na naman, Fnatic. Once again, the pick of the EMP and they kill off the Hookah. Pero nasa gitna, Jobs! Going with the place. Grabe yung ano. Ako, grabe yung damage. All of the damage here. Saan ka pupunta? And he goes down. Napakamalas niya ron. Nagbabounce sa kanya yung isa ni Witch Doctor. 1-4-3 exchange naman. And that ano. And they kill off the mid laner. But even after that, because of ano, all of the time na ginugol ng Fnatic na magsama-sama. Black is farming. Black is farming. Yan ang sakit ng ulo nila mamaya. Oo. Si Black. Titignan natin however, hindi pa to, no one is
guaranteed victory dito sa laro natin na to. Titingnan natin kung kakayanin pa ng Fnatic sagutin itong si Black. But so far, Faceless, they're in an okay position. Hindi pa naman si sobrang dehado. Meanwhile, ang Fnatic, they're still in an okay position. Hindi pa rin masasabi na iti-take over lang nitong AM. O, tama ako ha. Sabi dito, Ryline, si Iceberg daw, yung Iceberg. Plus Titanic ni Kungka. Ayun. O, talagang Titanic yan. Oo nga. Shoutout kay Ayla Blog Bio 525. May Pacboy sa ano sa chat. Yung Joma Pahardo to na yan, Pacboy yan. Pacboy na makinabang. Ito tayo ngayon. FL naman, they've taken over the Radiant side. Radiant's bottom tower. And now pumuposition sila para kunin ang tier 2 sa baba. Habang naghahanap ng pick-off itong mga supports ng Fnatic. Si Ice na lang muna, kanilang ipapain para doon. And ito, makikita nyo sa minimap eh, no? Papunta na rito sa malapit. Hindi, bukas. Ewan ko sa pumunta yung cameraman natin. At nandun lang siya, nakatingin lang ako sa minimap. Walang niya, gumising ka naman. Yan, gumising na. Medyo nilalakihan pa niya. Pero grabe talaga itong mga Twitch chat natin na ito, ha? Bakit daw? Maganda talaga casting ni Kuya Pao, lalo na kapag kasama niya si Kuya Alo na masipag mag-open ng betting. Put, man! Yun ang mga pinapansin niyo sa akin, ha? Ay, nako. Nakakatawa talaga itong mga lintik na ito. Pero ito naman, Fnatic. Nako po, they are in the most dangerous place on earth. The Roche Pit. With the attempt by Fnatic, yan. But nako, marami na nasirang tahanan. Marami na nasirang tahanan. Ito na, nako. Ang barko na Sulpicio ay magla-landing. Nako, hindi nag-connect. Nandun lang sa bukana, and now QO will be going on the aggressive. Nandito si Ice. The Shrine, once again, they're here. But the Tornado landing on two! They landed on both! And double kill on Miracle now. Bagsak, dalawang tao ng Faceless. Maghahanap pa sila ng kill. But nasa taas, ang AM. At sa bottom naman, yung Abaddon, nagtatrabaho ang OFW lang. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam. Race daw. Oo, pero now, nako, both side lanes will be pressured by Faceless. But ang force sila ng Fnatic mag-back by going hard on the mid lane. Anong mangyayari? Sino mauuna? The Glyph already pop. Nandito pa rin si XY. Buhay na ho siya. Nag-TP sa bottom. Nag-TP muna. Saktong TP lang. QO and company. Kompleto na ang Solar Crest ni Febi. At ayun, nabol nila yung Abaddon dito sa bottom lane. Pero wala. The damage has been done. Oop, nakuha na ng block. Oo, the damage has been done. Black already completed with the Manta style. Napush niya yung tier 2 ng taas. Napush ni Ice. Yung baba. Pinapatay. Ayun. Yun na. Nakakuha na nila. Pero yun nga, nagamit na eh. Oo. Damage done na eh. And now, kita mo ngayon ang balance ng buong mapa. Two waves are now crashing into the Radiant side. Yun lang. Kahit nakuha niya yung Roshan, nakapush kayo sa mid, dalawang lanes naman yung nag-give up nyo. Oo. Na-give up nyo rito. So, kung ikaw ang may lineup na may anti-mage, matutuwa ka sa ganong development. Pero good news pa rin yun, ha? Para sa Fnatic, ha? Take note. Dahil, syempre, pwede silang mag-force naman ngayon ng laban. Kahit na yung mga creep wave ay papunta sa kanilang base. Madali naman sila dyan makakapag-push. Lalo na may Iron Shield tong Darkseer. Oo. And Miracle has also completed ang kanyang Aghanim Scepter. So, more control para sa Fnatic kapag naman ay nakapag-set up sila ng isang mala-impactong teamfight. Pagkakampi mo si EQ, kailangan ang invoker mo. Wex and Quas saka Wex ang build mo. Ito, magbibigay na ako ng babala. Kung meron kayong headset, pakitanggal lang ng in 3, 2, 1. Shoutout kay Leister! Ayan, sabi niya pasigaw eh. Pasigaw daw. Sabi niya pasigaw. Ayun, the shoutout rin kay Box Gaming at sa lahat hunang nandito. Pero ayun, the deadly Roshpit, munti ka nang magkalimutan. Ito na naman, but Black BKB. Revealing the BKB. Ito ho, kailangan ho nilang makatakas ito. Ohio will be DPS down, but iniikot-ikutan lang nila si Black and he has to go back. QO, picking up a kill sa likod. Ages pa yan, buhay pa ho. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. Ohio is here, leading the charge. Will they find it? The CM is on the side. Nuts! Channeling a full duration dito. Hindi siya makita-kita. QO has the Solar Crest. Magbabagsak na naman ng Tornado. At ng EMP, wala ng skills. Ang Magina, babagsak. Febi getting the kill. Silence pa rin dito. Double kill na.
dalawang core ang natitira on the side of Fnatic, but Fnatic will lose all of their heroes except for Miracle. Nabuhay pa doon si Black. Nabuhay pa doon. Grabe yun, yung buhay ni Black doon kanina, katiting na lang, pero at the right moment, na ano niya, na click niya ang kanyang magic stick. Ayun na nga, tatlo yung namatay sa faceless, apat naman sa Fnatic. So the lead will extend now for faceless in terms of gold. Tingnan natin ang kanilang mga items. Pero kala ko ha, mananalo pa natin dun sa klase yan. Kasi wala nang BKB si Black eh. Umpisa pa lang, na-burn na nila yung BKB ng kinakite nila si Black. Pero nung nag-clash na, mas lumamang pa ang ano, faceless. Oo. And pero matagal din talagang namatay si QO dun ha. Very valuable yung pagbigay sa kanya ng solar test. Bago siya mapatay, makuha yung Aegis niya, nakapatay muna siya ng kungka dun. Oh, sabi oh, may nagsasabi dito, babasahin ko, sabi ni X-Pol. Antindi ng mga sagot on the spot ni Kuya Alo sa mga situational scenes na tanong ni Kuya Pao. Yun! On the spot, ang bilis ng utak! Yun, pwede na yan. Okay na sa akin. Pwede na yan. Tatanggapin na natin yung mga ganyan kahit konting papuri lang. Ay, nako. Sayang, ang kalungkutan lang doon, tama tong sinabi dito ni... Sueso. Ni Sueso ba yun? Bakit kasi ang lalim agad na expect? Tama lang yun. Wala, hindi rin sila nakapagbagsak. Makikita mo si Ohio eh, nasa likod siya nung tore. Parang nakatayo lang siya eh. Wala siyang pang-ultimate. So hindi niya rin naibagsak nung laban na yun. So now, Fnatic naman, pumuposisyon dito sa top lane. They will try and see if they can get a pick off. Tamang ano lang muna, DJ will drop the ward. Next level plays, at kitang-kita niya kung nasa si Ice. DJ magre-retreat muna. Meanwhile, magpupush dito at magpe-pressure ng side lane itong anti-mage sa baba. While the rest of Faceless, tamang push out lang sa mid. Fnatic will break this tier 2 in the top lane, so at the very least mag-equalize yung mga creep equilibrium dito sa taas. Pero ito ang strong ng ating mage, yung rat dota. Oo, ito na nga. Nahihirapan din sila eh, kasi wala rin silang mobility aside from the fact na hindi ganun palakas. Nako, instantly popping out ang kanyang borrowed time. But uy, pause now, dito. Lag, okay, question mark. Alright, sige, habang pause muna tayo, shoutouts from Madrid, Spain, habang nagtatrabaho kay Notsky. Ang galing daw mag-cast ni Kuya Alo na nagsasabi ng A or B sa betting, sabi ni Zappo. WXC Twixter. Ayun, na-question mark now. Napakagaling mag-cast ni Kuya Pao. Ano to? At mag-analyze, si Kuya Alo, mabait. Sige. Susunod ah. Di na tayo mag-wombo-wombo na yan. Tigilan na pagmamahalan pag ganyan. Sinasaktan nyo ako ah. Talaga. Pero ba? Ulit tayo sa... lang niya. Okay. Okay. Si Jabs... sorry, si Nuts going for the 15% magic resistance. Dito sa kanyang anti-mage. At hindi siya nagigi-glimmer cap eh, although yun yung sunod niyang kukunin. Oo. Pero ito mo, grabe rin talaga yung ano yun, yung full channel. Napa-question mark yung ano nyo, yung Kuya Jabs nyo kanina. Oo, syempre. Uy! Ngayon na ako. Easy sidestep. And dahil hindi nila nakuha yun, tignan nyo ngayon. Farm lang ng farm. Ako si Jabs, maghahanap ng kill. Magpo-forward itong si Nuts, but they will force him to use ang kanyang... Nako! Makukuha ba nila? Hindi. Magandang ano yun, zoning na ultimate galing sa Kungka using the boat. Kung saan sila papatakbo para walang humabol. Pero saka para din kumunat sila kasi nung mid-added ano yun eh. Yung ram na buff. Yung Tanduay ram 45 na... buff para maging yun matapang. Nga. Pero itong imagine na talagang antabana na ito. Sunod na item mag-MKB para sa kanya, MKB. Talagang hey, gusto why? Din niya makipagbakbakan. Oo. Babakbakin niya itong si QO na may Radiance. Mawawala ang miss ng Radiance mawawala dito. Mawawala yung 17% miss chance. Maninegate na nga itong BKB. Pero si QO naman nakakompleto na ng kanyang Diffusal Blade.
So they will be using this against Jobs and of course kung sino man ang lalagyan ng Apotic Shield. May isa dito, the best talaga si Kuya Alo. Galing magkas, pasok lahat. Kuya Alo, pengin dagdag Wombo credits. Diyos ko, pinuri ako para sa Wombo credits. Ban kita dyan eh. Dey, shout out from Winnipeg, Manitoba. Buo ka na sarili, Alo, Alombo Combo. Colombo, Wombo Combo. Alo. Alang alang combo. Colombo 'yon, Colombo. Colombo. Ay, pantulog na Colombo. Oh, lap trip tong ano natin ngayon, ha. Pero ngayon, ha, 33 minutes into the game, 30 kills ang Fnatic. But gold belongs to Faceless. So one of those games na ang kill score ay hindi nagpapatunay na totoong lagay ng ating wala sa scoreboard eh. Kumbaga, end of the day, parang ano yun, no? Parang Quidditch kung Harry Potter fan ka. Pwede kang sobrang daming points eh, pero kailangan nilang kunin isa eh. Pero ang problema naman din ng Faceless dito ah, lahat ng farm napunta kay Black. Yun lang. Eh nakikita natin, yung mga match na, o yung mga engagement na unang nawawala si Black. Yun naman ang naipapanalo na Fnatic Patako. Ganda! UO! Uy, bumalik siya doon! Bumalik pa siya doon! And now the rest of Fnatic will try and save him. Nakaalis na naman siya, but he will go down eventually. He lands the three-person vacuum wall, but the rest of Faceless now can easily escape. But the stun will land! DJ catches the exit kill and Ohio takes down XY as well. And now maghanap sila si Black naman na kailang hinahabol. Jobs is down. Black picks up the invisibility rune. Nako, nakakaswerte pa. Pwede na. Kumbaga, ano. Pero, kala natin madadatch ni Kyodon yung SS ni ano. Oo, pero bumalik. Bumalik. Kumbaga, sinalo niya eh, no? Oo, nasalo niya yung barko. Nakalimutan niya, siya nga pala si Jack. Kaya sinalo niya yung Titanic. Oo. Nako, nag-text na sa akin. Nako? Globe. A Globe? Mabayad na raw ako. Nako? Kala ko yun yung ano eh. Kala mo yun eh. Nanay mo to. Ayun. Yung may package siya kung papadala dyan, pa-load mo muna ako. Yung kuya slash ate. Yun ang malupit. Dear kuya slash ate. Nanghula eh. Oh, nanghula. Baka hindi niya alam. Nagpasa-exchange na. Mga ganun. Dito po. Warding. Both teams are trying to get control naman itong Rosh Pit. Kuya Alo, may life hack ka dyan sa Jollibee? Wala eh. Manghack ng Facebook ni Kuya Nick, yun lang ginagawa natin. Oo. Lagi nakabukas lang yun eh. Ako lahat, yung computer ko palaging nakalock eh. Yun. Dahil daming nangrarack ng Facebook. Gusto namin buksan yung computer mo, di mabuksan ni Kuya Nick. Hindi talaga mabubuksan yun, nakahaba na password. Oo, yun nga sabi ko eh. Mahaba yung data eh, no? Mahaba yung data. Nangyari kayo, alam ko na... Uy, mag-rush na nata sila dito. Black, mag-iisa. Alam ba ng Fnatic na nandito siya? Febi, we'll see them. And ako, magkakakitaan. Babagsak si Nats. And Ohio will get the kill there. Chaotic fight dito. Nasa baba, Black. Naku, mayuyuls. Pero mag-BKB siya. Grabe yun, mag-BKB siya rito. Ohio will eat the boat. And ako, QO will be going down. But buhay pa siya. Hindi pa siya bumabagsak. Wala nang dalawang support. Grabe si QO dun ah. Oo, makakano. But Jobs is on the case. Cutting him off. The lesson was... Grabe. Uy, buyback. Buyback. Paano siya babalik sa laban? Nandito si Black. Hindi pa siya tapos kay Miracle. But they drop the tornado. They get it on two. He goes invisible. Magsastun sila. And Jobs, kumukunti na ang kanyang mana. Wala na siyang remnant. He has to walk away to safety. Kailangan na nila magback dyan. Nandiyan si QO. Pero hindi pa sila tapos. Black with the kill. And nandito na ba si QO? QO will get the kill on Jobs. Finally picking it up. And ito na, wala ng mana si Black. Ito naman ang kanilang na-corner. Miracle is still alive. But Black will not go down. He finally falls. Grabe to si Mio. Naku, nakakita pa. Triple kill for QO. Kung hindi nila nakuha yung invoker doon, mas magandang exchange para sa Fnatic. Oh, as it stands, 3-4-3, pero they do get the buyback ng, on the Spectre. Is it? Yes. Actually, 4-4-5. Oh. All in ano total. Nag-respawn lang tong dalawang support na to by the end of it. So, match na match, no? Match na match. Pero susunod na laban, wala nang buyback ng si QO. Ayun dapat talaga, kung di nila napatay dun yung invoker, makakapag-Rosha ng ano, ang Fnatic doon. Pero now, pero ngayon, the supports, kaya they will try and ano. Naglalagay sila. They're going to scout it out. Wala pa naman doon. So they will have to back out. Dahil baka mamaya sila naman ang talunin.
QO will be sending his illusions to scout, while the rest of Fnatic will try and secure the Roche pit. Nakita na natin ito kanina. Kanina si Black ang nagsosolo rito. Pero mukhang babagsak na ang buhay nito. Minus armor will be used as Fevi will try and keep QO and healthy HP levels. Babagsakan sila ng torrent. Andito ba? May follow-up ba? Wala. Saktong bugaw lang. But Jabs. 80 seconds. Andito wala na si Jabs. Wala pa si Black. Wait. Nako, magbabagsak. Sulpicio, nandun na! The Remnant in! QO finding. Oo, konti na lang. Nako, makakakuha sila. Oh, QO! Mangungupit. Galing Quiapo. Pinasok niya bigla. And now they kill Jabs. They get the kill. Hinayaan nilang mamatay ang Roshan. Umalis si QO. And then dagger back in. Easy pickpocket. Ayos, ayos. Ayos yun ah. Oo, kumbaga nakapulot na lang siya dun eh. Pinulot na lang niya eh. Lumabas siya, nag-hunt siya. Nakita niya nasa labas si Nuts. Nag-hunt siya into Nuts. Killed him. Dagger into the Roche pit. Hinantay nilang mamatay. And then tsaka nila nilaka. Kinuha. Sakto rin yung tornado dun ni Merakel. Para oh, makuha ni QO talaga yung Aegis dun. Oo. Oh. So, Aegis once again secured. Maganda talaga pagpakan pag Fnatic. Oo. Tsaka pag DJ, QO, mga grabe mga ganun, DJ oh, talaga eh. Mga high impact. May nagtatanong nga pala kanina dito eh. Oh, ano daw? Teams daw or DJ sa ES? Teams or DJ? Ako right now, sabihin ko teams pa rin. Oo. Kasi pas-praktisado lang talaga eh. Naunang gumamit si DJ ng ES. Pero sumikat si teams talaga sa ES. Oh, yun talaga yung alam mo yung tipong ano, magaling ako ng ano, magaling akong swordsman. Oh. Marunong din akong gumamit ng baril. Pero yung kalaban mo si Kenshin Kimura. Ito na mga yon. Maghahanap sila ng kill dito. Mako-corner na nila si Ice. Nako, gumamit na ng borrowed time. Uy, meron pang shrine. Interesting placement dito sa wall. Will they find it? They will drop the boat. And the boat will not be enough. Nasa likod, the fight is split apart. Merong nagdala ng pizza rito, mga walang ya. Black naman! Nakakuha! Meron siya na corner, but DJ is still alive! Hindi mapapatay ni Black. Jabs forced to run away. And now magre-reset dito. Miracle wala is... Wala silang mapatay. Oo, pero nahanap nila ngayon si Ice. Kinamaan ng kanyang tornado. He goes down. The Radiance Burn is enough. Dalawang support na naman ang namamatay dito. Buhay pa ang lahat ng miyembro ng Fnatic. Silence, pero napatay na nila. Back. Back na para sa kanila. QO and company gagamit ng Haunt. Puts himself in the middle of the fight. The two-person stun. Hindi pa tapos ang laban. Jabs, wala nang mana si Jabs. Hinahabol nila. QO, will he have enough? Naku, the two-person tornado. Gamit sa stun. Ang grabe na laban, the disarm is here! Ibigay lahat, ibigay nyo! Finally, nahanap nila yung kill, pero nakabalik na! Finally, bumagsak si Merakel. And now, QO looks like siya naman ang hahabulin dito. Nandito si Ohio and Company. Oh, na X-Marks, na Dodge. Buhay pa rin, QO, finally! Will he go down? He's still alive! Ito na si Black! Oh, bumagsak! Clip. Na-clip niya! Na-clip niya doon, and now it will be a cleanup as Black is just sobrang too big. Clash. Nabuhay na iba. Napagod ako doon. Triple kill for Black, and the entire time he was alive. Show recap natin. Paano natin nire-recap yun? Ayan. Diyos ko. Ay. Hindi ko nga alam kung yan yung buong ano eh. Oh, buong, yan. Basta yun yung nangyari. Buong story. Noong una, wala silang mapatay sa Fnatic. Oo. Tapos biglang napatay nila yung tatlo. Yung Spectre tsaka yung si Fevi. Namatay. Nag-buyback yung ano. Tama ba? Nag-buyback ang ano. Basta tama. Yun. Nag-buyback yung Spectre. Haunt siya pabalik. Naghanap siya ng kill. 5 taon niyang hinabol si Jabs. The entire time, Black took over the fight. Dahil hindi siya mamatay. Pero ito sa mid na naman, si Black. Medyo delikado dito. Oop, hindi niya naabisal. Grabe. And now Black by himself pressuring this tower while the rest are here. The game stats natin, net worth, dalawang lane ang pinapressure dito ng Faceless. Talagang ni-split nila to. And now the EMP will connect.
They will take a significant part of the mana. No, tingnan mo yun, no? Nagbaba pa siya ng Tome of Knowledge para lang i-pick up ng kanyang kakampi. And Jabs is now going to use it to level up. Black. Nako. Both barracks are being pressured to below 50% HP. Who do Fnatic answer first? The mid lane is already broken. The wall will be used just as a zoning tool. And at the end of it, basag ang Torre sa gitna, basag ang Torre sa baba, and Arax is already down in the mid lane as well. Nauna pang Arax down itong faceless na team. And tama ang sabi ni Alo, 40 minutes in, and nakikita na natin ang win condition. Kumbaga, pares magle-late game sila eh. Labanan ng late game to eh. Expect sabay Magina. Magandang laban daw. Pa-shoutout daw kay ang Palakol. Ang isa pang magandang item pala dito ng Abaddon, yung Axe. Oo. Yung AOE na sagap dun sa reduction. Damage. Oh, damage reduction yun for the entire team. So, during the entire fight na hinabol nila si Ice. Eh, yung mga support nila, yung mga core nila, they weren't taking as much damage as they should. So, in the end of it, 13,000 ang gold net worth lead ng Faceless. Sila na ngayon ang lamang talaga dito. Sobrang lamang na in terms of gold, in terms of map, in terms of everything. Yan yung tinatanong kanina eh. AM ba o spec? Ayan, nakikita nyo na. Medyo talagang sa farming, lalamang na din talaga yung AM dito. I think isang malaking factor talaga dun is the fact na ang spec kasi, kung late game man ang tanong, most of the time, late game nga yung oras, pero yung by item wise, mga siguro isang item o kaya kalahating item naman ang lamang ng AM. So in that situation, mananalo ang Spectre kapag super late game na. Super late game. Mamaya, yung luck item na kayo. Oh, mga 90 minutes. Hintayin natin dito. Yun kaya siguro ng Spectre, pero late game pa lang, the AM usually nagli-lead talaga yan in terms of gold. Now, simulan na naman nila. Wala, borrowed time lang, tapos ang laban. It will be Hex, however. But ako, nasa likod. Tignan mo kayo, nag-asik ng lagim si Jabs. And the rest of Faceless naman. Mahati ang laban. Nasa gitna. Ayun nga problema nila dito. May BKB na lahat yung core ng ano. Ng Faceless dito. Doon din sila na nadilagado dito. Pero ito. Kitan ako, Black. Mukhang di ka nang babagsak. XY is down. They pick up Black. Black is dead. And Ice will soon to follow. Jabs is still here, trying to pick up a kill on his own. Wala na siyang mana. He will be tornadoed up and he will go down. A full five-man wipe. Hindi mo pwedeng labanan ng Spectre mag-isa. Oo. Meron siyang, ano... May rest back siya. So, ayun, may rest back passive siya. Na pag mag-isa ka lang, malakas yung damage the niya. The desolate damage was real there. Taking huge chunks of HP away. And Fnatic, they managed to find the five-person win in that team fight. And now, sila naman ngayon na magpo-push. Do they have enough time? May buyback pa rin na available para kay Black dito. I'm not sure kung mape-pressure nila to use it. But so far, QO not ready to say die yet. Plus 400 health, plus 20 strength, plus 8 stats. Literal na tatlong survivability stats ang kinuha niya. Oh, puro unat talaga. Unat gaming. 3-8 ang buhay niya. Dito naman, 18 second tornado cooldown ang pinakamadaya na talent sa buong laro ng Dota. Parang nag-ano dyan eh, Dark Moon. Pucha. Parang nag-arcade mode, but now, na-force nila. Dalawang buyback. If they win a team fight here, it could be over for Faceless. But wisely, this Fnatic team. Nako, QO! Makukuli ka! The stun is there, but he will be forced off to safety. The Hex will be there. The two-person vacuum wall. And QO picks up a kill. And now, Black will try and run away for dear life. Oh, munti ka na siya doon. Nakita niya lahat ng kanyang mga ninuno. Oh. And now, Fnatic will try and get the tier 3 in the mid lane. Babagsak ba ang Torre? QO is back to healthy levels. And they get the tower at the very least. QO nasa gitna pa rin ng laban. He will be using the haunt. Miracle, however, is already down. Isang malaking parte ng kanilang team fight ang nawawala. Do they want to fight it still? XY will be vacuumed here. Delikado sila dito. Wala na sila invoker dito. QO, wala kaya pa rin ako. Black, double kill na. Buyback na. Pero medyo late ata itong buyback na to. Oh, ito lang. Hindi ko alam kung worth it pa ba yun. Saan sila pupunta ngayon dito?
Nasa mid na ngayon, but the stun is there and triple kill for Black. Oy, buyback wasted doon. Mukhang maalat ang kanilang shot calling doon, paring oh, alo. Medyo late. Kumagay ang gusto nila talagang i-commit yung buyback nung invoker doon. Dapat nung pagkapatay pa lang. Siguro, mga 2 seconds lang, nag-buyback na yan. Oh. Ibang klase rin ng galawan nila ngayon ah. I would have wanted kung instant yung buyback din eh. Oh. Instant yung buyback, pagpunta niya doon, baka naligtas pa nila ang kanilang mga supports. Maybe even nakakuha pa sila ng pick-off and dieback dito sa AM. But as it stands, faceless ngayon ang may control nitong Roshan and ang bilis nilang dumurog. Titignan natin, handa na ba ang Fnatic makipagsagupaan dito? Yan, ang may susuko na ba nila ang bataan? Mukhang ngayon na. The vacuum into the wall, into the tornado! Pero, they find him! Nandito ngayon, nasa likod. But Ice is single-handedly zoning all of them out. Miracle is dead! Babagsak next. Black has a double kill, however. QO is dominating. Magiging labanan to. AM versus Peck. But tatlo na ang patay sa Fnatic. Isa pa lang ang sa faceless. Febby, nasa mid lane, nakatago. Will he survive? Black naghahanap on the hunt. And nako, nakikita ba dito? Nako, nakatakas pa to. Ayan, naka. Meron silang na-corner. Dive back yung invoker natin dito. Maalat na shot calling. At dahil doon, delikado. Masisecure nila Roshan. Ito ngayon, the Roshan will belong. And this at is the third Roshan. Mag-off. This is also the cheese. Cheese, yun nga. Pero pwede, at least dito, pwede sila mag-depth dito. Ay, hindi naaabot, 75 seconds. Medyo matagal to. Nako po, ito na. More than a minute away from two cores on Fnatic side. Bago sila mag-respawn at bumalik ang laban. One buyback remains. Only QO will be able to save his team should they get a pick off on Faceless's end. Itignan mo natin ano magiging nako. Nakaka-excite. Ayun. Kanina the Fnatic show, ngayon buhay ng Faceless. Una Faceless to team, naging Fnatic. Ito na naman. Nako. Ito they get the Yules. They get the stun. Nako, kompleto na ang Lotus Bloom and Febby is dead. Wala, 30 seconds down on him. They get the stun, the boat, the torrent, everything lands on QO. And he has to walk away to safety. He's dead. He has to buy back. He has to haunt in. The silence lands on everyone. But kakayanin ba nila? Naku. Ito na, Black. 9 seconds, may invoker na. Hindi na pwede. Ito na, Miracle. 4, 3, 2, 1. Ang tanong, the 3-person vacuum wall. Will it be enough? Nandito na ngayon, Jabs maghahanap sa corner. Mahahanap niya si DJ, hindi niya mahahanap. But QO, munti ka na mamatay. He has to go back. Tornado is here. The damage na ko, the meatball will be dropped. Buhay pa, mamamatay ang kanilang, mamamatay si Nat sa kanyang Crystal Maiden. Ngayon, eto na naman, Black. Lahat. Lahat ako? Ipinabagsak sa kanya, but nako, the Hex! Will connect, may Aegis pa. Aegis lang pala yun, nako. Basag ang top lane, will they get it? The stun will land on him. Ano pang meron sila? Another layer, and he will go down. Finally, taking away the life of the AM. At walang buyback si Black. Walang buyback si Black. Nang ilang minutes? 2 minutes. Walang buyback. Oo. Pwede naman sila ngayon mag-push ngayon. 1 minute and 30 ang kanyang death timer. But they still have Jabs on that Ember Spirit para mag-def. So titignan natin kung will it be enough to stop Fnatic. Baka now. Baka import talaga itong laro na ito eh. Oh, naku, 50 minutes na yung laro. And they will use the speed boost. Nagpabilis na sila, nagpabilis lang. Oo, papabilis, makikita nila. Jabs, makikita, nice. The Yules! Very good! And now Fnatic na ako, na-pull back pa rin. Integration ng X. Masyadong matagal doon. Max ang level X. Yun, kung ano, no? Pero ito, hindi pa rin sila mapipigilan dito. Hindi pa rin. Mukhang ito na, susubukan nila. 1 minute ang natitira bago sumali ang AM. Alam nila sigurong walang buyback dahil hindi pa nag-a-action ng buyback itong AM na to. Nako, the 3-person vacuum wall. Will they Titanic do it? Nako, the Titanic! But the stun will land on QO, pero buhay pa ho siya. Wala po hong namamatay. The Hex is here. Will they get the kill? And it looks like it will connect. Jabs is down. Wala rin siyang buyback. 9 seconds. Walang Jabs. 26 seconds.
fight against ito time. Na Pepe nila. Naman. Pero pula na sila lahat. Oo, grabe. Nasa gilid si Pepe. Buhay nila, wo. Kailangan na silang mag-back. Kailangan na silang mag-back. Ice, ice, ice. But ito ko si QO, sumugod pa. And pinatay niya. XY, will he die? No, he will not. Ako, mahanap siya ngayon. Si Pepe naman. Support nice. Al Combat. Ako, buhay pa rin. Diyos ko po. Wala na. Fight over. Fnatic, they have to reset dahil bumalik na si Black. Yun the raid boss is back. Yun ang kailangan nila, eh. Sayang. Regeneration. Yung ba, yun yung chance nila, eh. Wala si Black. Tapos napatay pa nila si Jabs. Pero hindi pa rin nila mabasag. Oh, naiinis ako. Ang ganda ng laro. Ang kulit ng Team Clash. Tapos, nakakaamoy ako ng pizza sa labas. Oo nga, eh. Bangon ng pizza mga hindi man lang marunong magsubo itong mga kasama natin sa mga katrabaho natin. Ay, nako. Masaklap. Pero ito po tayo, 15K net worth lead. Well, just under 15K for Faceless. And they lose the AM kanina. Yun allowing na yung chance nila. Oh, yun na yun eh. Yun na yun eh. Ngayon, paano na nila i-replicate yun? Kailangan lang mag-farm ng konti ng AM. Magkakaroon lang siyang buyback. Oo. Si Jobs, may buyback na rin. Oo. Nako. Si Ice Ice Ice, may buyback na rin. Baga... Mahirap, sayang mahirap na, sayang na sayang yun. Nakakita ako ng may nag-login. Na alam ko kita nyo sa stream. May nag-login po sa ating friends list na nagsi-CSGO. Nako? Nako po. CSGO pa eh, mag-ano na? CSGO Lords. Pero ito po tayo, titignan natin. Fnatic trying to regain control of their Radiant jungle. Mag-aanap pa sila ng laban. QO versus Black. The Spectre versus the AM. And an entire team behind them. Mga mid laner din nila ang nawawala. Nako, si Black! Para sang naano dun ah. Pagpasok niya dun, mas walang tao. Nako, the Haunt will be dropped. Magbabagsak din ng wall. Ang gulo, QO, sobrang deep niya ngayon dito. Naghahanap sila ng kill. XY will be isolated. Uy! The triple remnant in. But ako, mukhang bumabagsak ang mga HP dito. But unang mawawala ang support ng Fnatic. Buhay pa rin ako. Finally, bumagsak na. Wala na mga mana. Ang Faceless na team, Jabs has to walk away. And QO is so tanky. Grabe buhay si na buhay pa rin siya. Oh, maghahabol siya rito. And Jabs will go down. Double kill na para sa kanya. XY will go down pero as well. Back. Ayan na. Ako, ito lang. 123 seconds. The Spectre is out of commission. Tatapusin na nila to. Wala nang buyback dito ang Spectre. At out siya ng 100 seconds dito. This is going to be the defense of a lifetime miracle. He has what it takes, but will it be enough to defend against this AM Uy, by Black? Banana slam jam, zero, panboy. Ow, baby? Baby, banana slam pan, ano, banana slam jam, BSJ panboy pala to. But ayun na, nagsimula na ho ang seremonyas. Nag-blink into the backline si Black. Hinagahanap ng kill. And now Febby will go down. Ako, boy pa. The Glimmer Cape saving him with enough magic resistance. 8 seconds. Kaya pa ba nila? The glyph has been expended. Buhay ang may lahat. Mega sila dito. Mega na yan. Mega na to. At the very least, makukuha ng Faceless ang base ng Fnatic dito. Pero 66 seconds pa to. Nako. Pwede pa nila to. Ilang taon pa bago sumama sa pakbakan itong si QO. And now they get the Hex. Yun ang ano eh, wala rin silang damage para pigilan. Itong chain niya. Oh, the, oh, the chain, the two-person vacuum. Nakapagano pa, out pa si Jabs dun. Namatay na rin siya dito, pero what do they have against Black? The Black will just right-click his way to victory. Ohio will eat the ultimate to the face. Mega 30 creeps. Seconds, kaya pa ba? I-hold what ng does Fnatic have left in the tank? And it looks like Faceless will reset to their side. Alam nilang wala na. Smoke. Nako, magsusmoke. Mukhang hindi. Diretso to. Maghahanap sila. Ay, nako, mahanap nila. Miracle will be stunned and now Miracle is dead. Mega kill for him. Nagpapakita itong mga kumakain dito at nagtatrabaho kami. Ha. Ayan na nga. Mamaya na. 4 seconds at mabubuhay na si Spectre dito. Pero what can he do? Wala siyang, wala siyang kasama. Wala nang ultimate si Febby. Actually, hindi na makalapit si Febby. Ang ganda ng ano, feedback na lang ano dun eh. Faceless dun eh. Pero ito, nag-blink in pa si Black dito. Ito, at Spectre the hero play. QO, will he get it? Ohio and QO trying to save the base. And it looks like, will it be enough? Ako, walang namamatay.
Nuts probably going down, but that's okay. Yan ang support nyo. In the meantime, trabahong OFW lang. Black, however, wala siyang mana rito. But Kyo will go down and Kyo is out. He buys back. Ayaw nilang mag-say die. Isusuko naman nilang bataan. Kyo against the entire Japanese army. And it looks like eto na ho ang huling sayaw. Fnatic will go down. Alam sa ating huli. Ayun na nga. GG, well played. I gotta say, Fnatic, they look good there. But faceless, too strong in the late game. GG, well played. And faceless takes the match 2-0. And Fnatic will drop to the lower bracket. Eto ho tayo. Woo! Ay, nagilid yung... Nagilid ba? Nako, intense, ito. Intense. No, mukha ako. No. Sobrang intense. Ay, nasa TV ako ba? Oh, grabe. Naubusan ako ng hininga doon. Eto ha. Walang nga, ito. Sa labas ng opisina. Ayan o. Kumakain yung mga yan. Ayan o, kumakain o. Ayan o. Si Bianca ko. Ito yung naglalabas ng ano, nag-model ka pa. Ano yan? Ayun. Ayun. Ay, nako. Magandang, masaklap na buhay. Nagtatrabaho kami rito. Hindi man lang kami pinapakain. Pero, ayun na nga ho. Faceless, 2-0 Fnatic. Game 1. 25 to 30 minute match. Isa naman. 58. Exactong 58. So, sabi sa inyo eh. Matagal dyan eh. Magandang hapon po sa lahat. Mamaya po yung next series namin, alas 6 ng gabi, si Kuya Nick naman ang magka-cast. TNC versus Clutch Gamers. Waiting na siya ngayon.